Ang Pilipinas bumibili ng unang submarino habang lalong nagiging brutal ang China sa Timog Dagat China. Nagpaplano ang Pilipinas na bumili ng kauna-unahang attack submarine kasunod ng lalong umiinit na mga banggaan sa pagitan ng China sa Timog Dagat China sa mga nagdaang panahon. Sinabi ng Pilipinas na ang pagbili ng makabagong submarino na ito ay naglalayong palakasin ang depensa at soberanya ng bansa. Ito ay dahil sa mga banta na nagmumula sa ibang mga bansa. Ipinahayag din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas ang kagustuhang ito mula pa noong Pebrero taong 2024. Sa panahong iyon, ipinaliwanag niya na ang submarino ay magiging bahagi ng pangmatagalang modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Lalong lumakas ang kagustuhang ito matapos ang patuloy na pagbangga ng Pilipinas at China sa Timog Dagat China. Patuloy na umiinit ang hidwaan dahil sa pag-aangkin ng China sa halos lahat ng bahagi ng Timog Dagat China. Gayunpaman, maaaring hindi makabili o makapagpatakbo ang Pilipinas ng isang nuclear-powered submarine na gawa sa Estados Unidos. Kaya't ang pamahalaan ng Pilipinas ay nagpaplano na bumili ng ibang modelo ng submarino. Ibinunyag pa ng hukbong dagat ng Pilipinas na ilang mga bansa ang nagpahayag ng interes na mag-alok ng kanilang mga submarino, tulad ng Pransya, Espanya, Timog Korea, at Italia. Ayon sa Business Insider, Sabado, 6/7, ang mga submarino na ginawa ng mga nasabing bansa ay mayroong diesel-electric na modelo. Ang ganitong modelo ay mas mahirap matukoy bago lumitaw sa ibabaw ng tubig. Subalit, ayon kay Greg Polang, direktor ng Asia Maritime Transparency Initiative, hindi mura at madali ang pagkakaroon ng submarino. Malaking halaga ang kinakailangan upang makabuo ng mga infrastrukturang sumusuporta sa mga submarino, mula sa mga base hanggang sa mga bihasang tauhan. Sa ngayon, ang Pilipinas ay may mga barkong maliit lamang gaya ng missile boats at patrol boats. Ang mga submarino ay napakamahal na kagamitan para sa anumang bansa dahil nangangailangan ito ng isang buong ekosistema, sabi ni Polang. Kailangan mong magtayo ng isang base ng submarino. Kailangan mo ng bihasang tauhan, dagdag niya. Matagal nang mainit na lugar ng hidwaan ang Timog Dagat China sa pagitan ng China at ilang bansa sa Timog Silangang Asya. Inaangkin ng China ang halos 70% ng teritoryo sa tubig na isa sa mga pangunahing ruta ng pandaigdigang kalakalan. Sa katunayan, itinakwil ng International Court of Arbitration ang pag-aangkin ng China bilang hindi wasto matapos makatanggap ng kaso mula sa Pilipinas. Upang bigyang diin ang kanilang pag-angkin, masigasig na nagpadala ang Beijing ng mga barko ng Coast Guard at iba pang sasakyang dagat upang magpatrolya sa mga tubig. Patuloy rin ang China sa pagtatayo ng mga artipisyal na isla at ginagawa ang ilang bahura bilang militarisadong artipisyal na isla sa Timog Dagat China. Inakusahan ng Pilipinas ang Coast Guard ng China ng Barb Arca at hindi makataong pag-uugali sa kanilang mga barko. Nitong buwan, kinundena rin ni Pangulong Ferdinand Marcos ang ilegal, mapilit, agresibo, at mapanlinlang na mga kilos ng China sa Timog Dagat China.
Gumamit na rin ng water cannons ang mga barko ng Coast Guard ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa Timog Dagat China sa ilang pagkakataon. Nagbanggaan ang mga barkong Chino at Pilipino na nagresulta sa pagkasugat ng ilang tropang Pilipino.